Hi my loves, welcome back to my channel. In this reading, we will go into channel some love reading messages and also message from your person. And ito ay pick a card. When we say pick a card, mamimili kayo ng pile na kung saan resonated kayo or kung anong pile yung tinatawag kayo. So before tayo mag-start, I would like to invite you to follow our other social media platform like IG account. So most of my content in my IG is my crafts na Baywitch & Co. merchandise. And if you feel resonated with my energy, meron po tayo dyang mga blessed, cleansed, and also enchant na mga crafts. Yes, crafts po kagaya po ng ating suot ngayon, the red, powerful, evil eye. So, proven and tested ko na po itong evil eye and also yung kumbaga yung karga sa bawat items po na kumbaga is naka-charge and enchant for this new owner. Okay, so bago tayo mag-start, let's shuffle and let's prepare our file. Okay, so this is meron lang tayong dalawang pile na pagpipilian. If you are sabihin nating call to choose to, pwede din po. Pero let's see kung ano ang let's pre-shuffle the card. Okay. If you feel resonated with ano, one or two ang pagpipilian niyo. I hear that my collectives are sabihin natin involved sa codependency. I also see that codependency, and if you are sabihin natin possessive, I also feel na most of my collectives here are possessive. Na doon dito sa ating reading today. Okay. You can skip this, my loves, para hindi kayo masyadong mainip habang sinashuffle ko to. You can skip this card shuffling and preparation for the two piles. Okay, so let's start with pile. Okay. This is pile number one, whoever chooses one, and this is pile number two. Ayan. So, piliin nyo lang po kung ano yung gusto ninyo. And by the way, again, this is love reading energy. Love energy reading. Okay, so let's start with pile number one. Hello, my pile number one, and this reading is for you. Let's see the messages, the energy first. Okay, we have research, the truth, and education, the three, and the ring. Okay, I feel that most of my collectives in pile number one are the truth seeker. Also, they are involved in spirituality. And I strongly feel na, my loves, you are a type of spiritual. I feel na you have a Saturn energy. Oh, yes. I feel na you have a Saturn energy because of the book card dito. Education. The research. Angels wants you to know na you have to take lots of lesson in life. Lots of sabihin natin, you have to educate first yourself. If you are sabihin natin longing for love, my loves, yes, I
firmly say or frankly say na the spirits wants to remind you, you have to nurture first your intellectual power. You have to focus first in your intellectual power. You have to take, sabihin natin, hindi ka involved sa mga ganong bagay, pero sabihin natin, life lesson. And those life lesson can transform, or kumbaga magagawa mo siya and maitatransmit mo siya, matatransform mo siya into wisdom and growth. Kaya my loves, kung kumbaga na, I really feel some of you are hindi pa nagkaka-love life, and some of you are napakadami ng naging love life. Yes, kasi nandito yung education, nandito yung book eh. Lots of lesson na kailangan mong matutunan para mas maging malawak ang iyong sabihin natin mindset, and pas lalo kang mapagtibay and ma-transform into the real you. Kasi you are involved in spirituality, my loves. I also feel na you are one, or sabi natin chosen one with your ancestral bloodline. I really feel that. So meron kang mission na kailangang i-fulfill before this ring. Yes. You have to do task bago ka magkaroon nito. Itong ring na to, my loves. Kaya na-feel ko yung Saturn energy. You have to take more lessons in life na maitatransmute mo into wisdom. And yung, kumbaga, yung lawak ng kaisipan na yon ang makakatulong sa'yo for your growth, for your abundance, and spiritual growth. Also, I really feel that you are connected with your ancestors. And sabi natin kung hindi pa, the spirits wants you to connect with them because of this tree. That tree always symbolizes ancestry or ancestors. I also feel the sadness in your heart because of this, na parang paulit-ulit may nangyayari sa'yo. Paulit-ulit na bakit parang kailangan laging may lessons, but kailangan mag-aral. Hindi yung aral na literal na sa academic, but pwede din some of you ganun, but this is one of your task to research, to become knowledgeable, and when you and to seek the truth. Okay? Kung wala ka pa sa stage na yon, iyon yung mga mission na kailangan mong gawin para ma-fulfill yung cycles, my loves. And I also see na some of you are aware with this. Kagaya ng sinabi ko, some of you, my collectives, are into spirituality. But, kumbaga, nane-neglect nila yun. And this is one of the sign na kailangan mong bumalik na dun sa calling na yon, may kailangan ka pa rin gawin na i-fulfill. At hanggat hindi mo napu-fulfill yun to the hindi mo ma-fulfill yung cycle, and sabihin natin yung kasi reward, might I also see na once na na-fulfill mo yun, doon darating yung iyong love of your life, and spirits wants you to cooperate with this cycle, you with the fulfillment of this cycle. Medyo mahirap siya sa part mo, my loves, but always remember you are the chosen one. Ikaw yung kumbaga napili, ikaw yung tinadhana para dito. I also feel na hindi ka pa nakakahanap na matinong love life because of the alignment, wala sa alignment mo, kasi nga iba yung energy dito. You are one of the sabihin natin, you are rare. Hindi ka kagaya ng iba na kumbaga kayang makipag love life lang basta-basta. Meron kang kailangan, may mission ka na kailangan i-fulfill, my loves. Yes. Meron kang mission na kailangan i-fulfill. And dito, I also feel na you are involved to someone.
you are involved to someone. Sabihin na natin, yes, merong you are involved to someone else, but ano, parang nasa culmination period pa rin yun. Kasi nga, kumbaga, ikaw yung tipo na, for my pal number one, na pag nagkaroon ng love life, nane-neglect yung kanyang mission. And spirits wants you to remind the promise, yung promise sa'yo, na i-fulfill mo tong mission na to, and then lahat ay mag-unfold sa yung love life. Affected ang love life mo dito sa mission na to. But I also see na the abundance here. Spirits wants you to focus in your, kagaya ng sinabi ko kanina, intellectual power, knowledge. Tingnan niyo yung card na to, napaka-abundance niya. Lots of, sabihin natin, ang dami. I also feel na you're into Akashic Records, if you're familiar. Akashic Records is yung library. Kung nakakapanaginip ka nun, yung library, yun yung mga, kumbaga, doon nakarecord lahat ng destiny. And sabihin natin, yung mga past life na nangyari sa buhay ng isang soul. And they want you to discover something. They want you to discover the truth. And I also feel na if you are in relationship, you are about to discover the truth. And you need the wisdom to understand that this. You need wisdom, you need, sabihin natin, ito ay isa sa mga kapag-fulfill din ng cycles. I also feel if you are in relationship, engagement and commitment to something. If you are, sabihin natin, in relationship, your cooperation is needed. So, I also feel na some of you are about makaka-receive ng proposal about their, sabihin natin, any proposal. Kung kayo ay, sabihin natin, kasal na, maybe business proposal or panibagong life-changing. But, ito nga, you are, and kailangan to ng cooperation mo. Yes, for some of you, for some of my file number one. Okay, and if you are involved to someone, let's see their message for you. I don't want to lose you. I don't want to lose you. Seek professional advice. I could be your hero, baby. Will you choose me? Ayun, okay. Meron kang, kumbaga, meron someone na nag-iintay sa'yo, my loves. And I also, meron someone na nag-iintay sa'yo, my loves. But the, sabi natin, the divine interfere this in this situation. But itong taong to, if you are involved to someone, they want to lose you. They don't want to lose you. They want to, sabi natin, gusto nilang mag-adjust. They are willing to adjust. Kaya lang, my loves, I also see na ito kasi situation mo is hindi siya pangkaraniwan, my loves. Because spirituality, sabihin na natin, spirituality as hindi naman siya yung, kumbaga, kahit sino ay makakatanggap or makaka-accept ng ganitong belief system. But my loves, sabihin natin, you are in, ito, like for example, you are into spirituality. But this person, I don't feel na they are same with your belief system. Kumbaga, ito, yung taong to, yes, they want you, but hindi siya kagaya mo. Kasi, kumbaga, yung mga belief system mo is hindi, iba siya sa pinaniniwalaan niya. Iba sa pinaniniwalaan ng taong to.
yung iyong belief system. And yes, they are willing to adjust, pero I also see na kahit they are willing to adjust, but kumbaga na, dito sa ano na to, I also feel the foundation protection. Yes, my loves, you are involved to someone, and ito ay parang nagiging, I'm sorry to say this, pero parang balakid dito sa yung mission, kasi nandito yung protection energy and nandito yung protection, and they want you to will you choose me? I also feel na this person ay kumbaga nakikita ka as, kaya if you are single, my loves, the people are attracted to you because they thought that you are sad, that you are, sabihin natin, kumbaga wounded, yun yung parang nakikita nila sa'yo, and they want them to fix you. Yun yung isa sa mga nakikita nila, nakikita nila na parang yung kung ano yung parang isinasabuhay mo ngayon ay parang iba sa sinasabuhay nila, and they feel, yes, they are attracted to you, at the same time they want to fix you kasi ang tingin nila sa'yo, you are wounded. But despite of that, hindi eh, ang kumbaga kaya yung kasi yung style, yun yung iyong system, yung sistema mo to. Pero ang tingin niya, ang tingin ng to, kung sino man tong tao na to, ang tingin niya is parang may mali. And they want to fix you. Okay? So, yes, they are willing, but sabihin natin, itong paniniwala na meron siya, ayan, kasi tingnan niya yung kanyang dito sa energy na to. Parang ang tingin niya is hindi ka normal. And they want to fix you. Parang, let's example, let's say na you are weird. Ganon. And, kumbaga dito sa energy na to, gusto nilang ayusin ka. Gusto nilang maitama ka. Pero, kumbaga, papayagan mo ba yun? And spirits, I also see na spirits wants to protect you dito sa energy na to. They also wants you to reflect muna dito sa taong to. It's time for you na parang dapat mapag-isipan mo munang mabuti. Kasi iba yung taong to sa dito sa energy mo na to eh. And yun nga, I also hear na the hermit dito sa part na to. If you choose this person, may tendency na, okay, I also see na sick. So, kailangan mo pang baka, kailangan mo pang maka-discover. Marami ka pang kailangang i-discover, my loves. I also feel na marami ka pang kailangang i-discover. Marami ka pang kailangang i-fulfill. Kasi kumbaga ngayon, you are building your foundation. And yung taong to, nandito, nandyan siya sa'yo na kumbaga, they are willing. Pero kumbaga, ikaw sa'yo, sa sarili mo, makikita mo eh, kung ano yung kaibahan. Kung ito ay iba sa prinsipyo na meron ka, may tendency na hindi mo to, sabi natin, hindi mo to maharap, hindi mo to matubag. But ito kasi yung makaka-fulfill ng cycle. And itong ring na to, meron talagang nakatadhana sa you, my loves. May nakatadhana sa you, eh. And iyan ay promise, nakatadhana yan sa you. But after mo ito, after mo sundin itong ano na to, itong taon to, yes, these are the current. Pero if they are not aligned with your principles, with your system, spirits wants you to have hermit mode, to lilo dito sa taong to. Let's see the angel cards.
Finances and career. Make the effort. Ayun. I also feel na you are destined with someone na financially stable. And this one, if they are not financially stable, pwedeng hindi yun. It is one of the sign na hindi siya. Hindi siya ang para sa'yo. Or hindi siya yung nandito sa ano na to. Ring na to. Kasi these issues also one of the factor in your love life right now. Financial and career. I also see na maaaring ito yung maging issue ng ito ng samahan ng love situation na to. Ito yung maging issue, financial issue. And spirits wants one of the sign na kumbaga ito ay pinahihintulutan ni spirits. If this person make the effort. Okay? Because great love is worth taking the steps. You're guided to take. Okay. So, I also hear na you have to make effort for this kung ano man yung assignment na ibinigay sa'yo para dito, para sa kanya. Ito kasi yung taong para sa'yo. The ring, the promise, and the end of the cycle. You have to make effort, my loves, para maging aligned ka dito. And this one, I also see na if ever napiliin mo yung taong to, normal, yung mga normal issue yung pwede nyo ma-encounter. If ever lang na ano. Kasi spirits wants you, it's up to you naman kung ano yung pipiliin mo, my loves. But dito may tendency nga na maka-encounter ka ng mga financial issues. I also hear na kailangan ng effort. If hindi mo nakikita sa taong to yung effort, pero dito kasi ano eh, sabi niya, I could be your hero, babe. Pero kailangan makita mo yung effort, my loves, bago mo siya tulu, bago mo siya piliin. Okay? So, message from your angels. Yes, the situation will improve. I also feel na, my loves, you are stranded dito sa mission na kumbaga kailangan mong gawin, kailangan mong step up or sa mga steps na kailangan mong i-take. But it is worth taking the steps. You're guided to take, my loves. And the situation will improve. Magkakaroon din naman ng changes. Maaaring hindi mo na-feel right now yung love life mo. Hindi mo nararamdaman yung pagbabago sa love life mo. I also hear and feel the disappointment. Maaaring, kumbaga dito, naku-question mo na itong paghahanap mo ng truth. Yung wisdom mo, my loves, I also feel na kumbaga nabablock din yung iyong mga connection sa spirituality because of your love life. Kumbaga parang I also feel na medyo aware ka sa twin flame thing na kumbaga ginawa mo yung mga nararapat mong gamin pero walang pagbabago. I also hear that. But your angels wants to you to know that the situation will improve. Just let go. Okay, some of you are no hurt by someone and sabi natin na disappoint. Maybe some of you are disappointed sa mga nangyayari. But you have to let go. You have to take steps. Kumbaga, kung ano man ang nangyari sa past, maaaring eto, you are once aligned. Pero parang feeling mo walang nangyari. Parang sabihin mo na parang hindi naman totoo. May tendency ganun. I also feel that. Parang
pakiramdam mo wala namang nangyayari sa iyong love life. Kagaya ng sinabi ko kanina, I feel the Saturn energy, the lessons and lessons dyan sa'yo. But spirits are promising you na meron na meron yan magandang maidudulot, the fruits of your labor. Ayan. Ito ang parang pinaka ano mo, last sa iyong life journey, ito yung pinaka rewarding sa'yo, your love life. Pero right now, you have to take step, you have to let go. Sabihin na, ito, kumbaga, the situation will improve. Kahit sabihin mong hindi mo yan nakikita, pa konti-konti, may improvement, my loves. Just trust your guides. And I also hear na your ancestors are connecting with you. Baka may mga nanineglect ka ng connections with your spiritual team. Okay, let's pull last card. Look deep within your heart and you will feel my love. My love for you is as deep as the ocean. Okay. I strongly feel that this message is from your angel. Okay, look deep within your heart and you will feel my love. My love for you is as deep as the ocean. And maybe if you are dealing with someone na kumbaga, I also feel my loves na if you deserve love, you deserve love. You deserve love, my loves. Okay, yung as deep as the ocean, hindi siya yung mababaw, hindi siya shallow na love life, na nasabi mo lang may love life. You deserve this. And I also feel na this is also from someone na nakatadhana talaga sa'yo. Okay, so kumbaga kung hindi ganito yung mararamdaman mo or marireceive mo from someone, hindi siya itong nasa promise na to. Okay. So, my loves, just focus and the situation will going to improve. Spirits wants you to take back your power, your, sabihin natin, yung gift na ay pinamana nila sa'yo, yung binigay nila sa'yo. And sabihin natin, mag-i-improve din ang love life mo, my loves. Kung walang nangyayari right now, let go. Let go doon sa kaisipan na yon na parang walang nangyayari. Kumbaga, mag-effort ka lang, magbigay ka lang ng effort, just do your thing, just do your, sabihin natin, assignment or mission, and matatapos din yung cycle na yan. Masaserve din lahat ng purpose na yan, and this promise ring will be given, you will going to receive this promise, okay? You deserve love, my loves. Always remember that. And that's all for my pile number one. See you in my next one. Hello, pile number two. So, if you are choosing pile number two, this is message and energy reading for you. Love energy reading for you. The first one is the lily. The kindness. Second one is the security, the anchor, and the key. 33. Yes. For file number 2, the energy here, I also parang connected din siya sa file number 1. Yes, some of my readings are, sabi natin may ibang-iba, pero dito parang hawig siya. I feel the morality. I feel the Aquarian energy here. Okay, I feel the Aquarian energy and I feel na some of my pile number 2 are into, sabi natin, into service. Okay, spirits wants you to have, to take balance. Okay, giving. Sabihin natin na sobrang mapagbigay ka when it comes to love.
I feel that my pile number 2 are, sabihin natin you are very kind and giving when it comes to love, but spirits wants you to have balance about this. Kasi kumbaga, maaring pwede natin sabihin natin ma-take advantage ng mga tao minamahal mo because of that kindness. And I feel na my collectives, my pile number 2 are giving. Kumbaga yung pinoproject mo are more on kindness. Pero hindi alam ng mga tao na kapaligid sa'yo, even your love, your special someone, na you are dealing with chaotic energy. Kumbaga nagpapakatatag ka para sa mga taong mahal mo, I also see that. Hindi ka mapag-share ng mga sabihin nating problems. And kumbaga dinadala mo yun mag-isa. You are, sabihin natin na, dealing with some, sabihin natin, chaotic energy. And ikaw lang sa sarili mo, hindi mo yun isineshare, but sabihin natin, you are giving. Mapagbigay ka. Okay, I also feel na you are dealing with anxiety. But hindi mo yun isineshare sa iyong loved one. Sa iyong loved ones. May tendency din na this emotional chaotic energy are causing are caused by your love life. And sabihin natin na medyo parang alam niyo yun, dito kasi sa energy na to ay heavy. Ang heavy ng ano na to, my loves. This pile is really heavy because sabihin natin emotionally, ikaw ay dealing with some parang I feel the storm. But you are resilient, my loves. And spirits wants you to give you some protection about this. Bakit? Anong pinanggagalingan nitong ano na to? Anong pinanggagalingan? I also feel na your love life causes you lots of chaos. Okay? Lots of, sabihin natin, problems. And, sabihin natin, restraint. Kumbaga, parang you are damaged. It causes you lots of damage, my loves. I also feel that. And in this one, the spirits giving you more liberation. The spirits, sabihin natin, kung ikaw ay dito restraint eh. So, the spirits, sabihin natin, wants to give you door of opportunity to liberate yourself. Nahihirapan ka ba, my love, sa iyong love life right now? If it causes you emotional damage and sabi natin emotional pain and torture, maybe this is a sign. Kasi parang kumbaga ang heavy ng energy dito. Lots of chaos. Na kumbaga kung titingnan mo itong image na to, itong bangka na to, sira, kumbaga, malapit na siyang lumubog. And yung anchor na to, hindi siya, kumbaga, yung anchor na to ang nakakapagpabigat dito sa, kumbaga, sa pag-sail ng barko. I also feel na you damage your own self. Ikaw din yung, kumbaga, nagda-damage. And maybe this love life, this love situation causes damage to you, yung anchor na to. Kasi, di ba? Okay, I also feel na this love situation causes you lots of restraint. Kumbaga, napipigilan kang gawin yung mga bagay na dapat mong gawin o yung mga bagay na gusto mong gawin. And spirits wants to give you liberation and freedom. So the focus of this energy is freedom and protection. Okay? Maybe I don't know about your love life right now, but it sabihin nga natin na if you are giving person na parang ikaw lang give ng give, wala kang natetake, it causes you lots of damage.
And yes, the key. Binibigyan ka ng ni Spirit's guides ng sabihin na natin, binibigyan ka niya ng susi para makalaya, para gumaan. Kasi itong anchor na to, 'di ba, ginagamit kasi yan para mas para magstay. But it causes lots of damage. And kumbaga, nakahinto ka, my loves. Kung gagamit kung dito sa anchor ka na to, itong energy na to, nakahinto ka lang diyan. It restrains. Restrains causes you lots of sabihin natin, setbacks and lots of restraint. But your destiny is to liberate yourself. I also feel the guidance here. The guidance, yes. Your spirits are connecting with you na kailangan, my loves, is bitawan mo na to. Yung nakakapagpabigat sa'yo, my loves, bitawan mo na. And ito, kumbaga, yung susi para sa yung liberation kung bibitaw ka. Kung bibitaw, ayan, kung bibitaw ka, my loves, diyan, kung makikita mo yung susi, ayan, para magkaroon ng resolution doon sa problema na kinakaharap mo right now. So, one of the solution is to give. Takawalan mo to. Yung nagkakos sa'yo ng burden and ng heaviness para makapag-sail. Ito. Ito yung energy na nakakapagpabigat sa'yo, my loves. And if you are involved to someone, let's see the message from your person. I'm open to compromise. Reach out. You are wrong. You have so many choices and options. Ayan. This is message from your person. I really feel na ito yung hindi mo mapakawalan. But if ever, kung ano man magiging decision mo, kumbaga nakadepende yun sa'yo. Okay? So just tell them kung ano ang magiging decision mo about that. Kumbaga lahat ito, itong burden na to ay nakadepende sa'yo. I also feel na sabihin natin, pag iginibab mo to, hindi niya to ilalaban. I also feel that. Nasa sayo. Kumbaga, parang ito yung sabihin natin, like for example na, parang ikaw ang bahala. Kung anong decision mo, nandun siya. Kumbaga, kung igigibab mo, igigibab na din niya. Ganun yung na-feel ko sa energy na to. And if you are, sabihin natin, kung ano man yung nasa mind mo, you are wrong. You have so many choices and options. This person, sabihin natin, if ever ha, my loves, if you are nandun ka sa pagtitiis na situation, eto na yung sign. You have many, dito yun sa taong to mismo nang galing. You have many choices and options. And all you have to do is to communicate this to you. I communicate those to them. Kumbaga, yun nga, lahat ng sabihin natin torture na to, ng restraint na to, ay nasa sayo. Kung bibitawan mo yung anchor, kumbaga open sila, tatanggapin nila yun. Yun yung energy na nababasa ko. Lahat ay nakadepende sa'yo. Kaya, my loves, if kung ikaw ay nahihirapan right now, your person wants you to know na lahat yun ay nakadepende sa'yo. Marami kang option. I strongly hear na itong taong to, kumbaga, kung nahihirapan ka sa kanya, marami kang option na pwedeng gawin. Kumbaga, choices mo to. It's your choice. But the spirits, kung makikinig ka kay spirits, your destiny is to liberate. To sail
para sa iyong journey. Kasi kung itong anchor na to ay patuloy na nakasabi natin nandyan, nakalaglag, hindi ka makakaraos. Hindi ka makakarating sa iyong paroroonan. And this love life, this person causes you lots of restraint. Pero kumbaga, nakadepende sa iyo lahat-lahat eh. Even siya, hindi kanya pipigilan. Nasa sa'yo ang desisyon. Just reach out ko ano man, i-communicate mo yon. You have so many choices and options. The only solution for this, sabihin natin na restraint. I also feel na mayroon kang gustong puntahan. Na itong love life na to ang parang nagiging dahilan, nagiging hadlang, or also feel na meron kang gustong gawin, and yung love life din na to is hindi ka kayang suportahan. Okay? So you have so many choices and options. Yun ay mismo galing sa kanya. Maaaring your person are also accepting na kung meron kang gustong gawin, hindi niya kayang ibigay yun sa'yo. Kung meron kang gustong pamumuhay, or kung meron kang gustong mangyari sa inyong love life, hindi niya yun kayang ibigay sa'yo. I strongly feel na morally. I strongly feel about marriage here. If you are involved to someone na hindi pa kayo kasal, may tendency na ano, kasi morality. I feel na okay. Kung ano yung deserve mo, my loves, I also feel na hindi mo yun nare-receive. Kumbaga, deep inside, gusto mo ma-receive yun, pero hindi mo siya nare-receive. Hindi siya yung term na beggar. Hindi eh. Kumbaga, meron kang gustong ma-receive kasi binigay mo yun, pero hindi mo siya nare-receive right now. Okay, one of the example here, halimbawa, is marriage. You deserve marriage. You deserve to be married. Pero, kumbaga, your person is not into that. Kung ano yung tama, kumbaga, may mga bagay na tama na dapat mong ma-receive, karapat dapat mong gawin, pero hindi mo yung nare-receive right now. Sa love situation na to. Kung ano ang dapat, kung ano ang nararapat, hindi mo siya nare-receive. I also feel that. And I also hear na you have so many choices and options para ma-receive yun. You deserve the goodness. You deserve, sabihin natin, the good things, my loves. And it is your destiny to liberate. Hindi ka, kumbaga, spirits wants to say na hindi ka nararapat mag-stop sa ganitong klaseng energy. If you are, kung ano man ang energy mo, my loves, right now, if that is chaotic and more on, sabihin natin nalulugmok ka, you are, dalawang sign ng card na to is lumulubog eh. You are sinking. Maaaring sige, financially, baka yung relationship na to is nagko-cause sa'yo ng pagkalubog. May tendency sa business, nahahatak ka ng love life na to sa pagkalubog. I also hear that. Kasi dalawa yung card na lumulubog. Spirits wants you to liberate from this situation. And your love life, kumbaga kung ano man ang magiging decision mo, I feel na hindi ka nito, sabihin natin, hindi kanya mapipigilan, because it is your destiny to liberate.
that is one solution. The kung ano may problema mo right now, magkakaroon niya ng solution, and the solution is to liberate. Okay. Another card. You deserve love. Ayan. Kagana sinabi ko may loves, di ba? You deserve love. Kasi meron kang, ikaw ay mapagbigay. You are kind. You are giving. Pero hindi mo yun. Tingnan mo yung kamay. Open arms ka. Kumbaga, ikaw, you deserve to give back, di ba? Pero ikaw yung para bang, ikaw pa yung nangihingi. Yung kumbaga, hindi bumabalik sa'yo. So, you deserve love. You are lovable, my loves. And kagaya ng sinabi ko, maraming darating sa'yo. Maraming paparating sa'yo. Hindi mo kailangang i-stop yung sarili mo, yung journey mo dito sa isang sitwasyon. Just trust. Okay. The situation calling for you to have faith. Just trust your angels and guides about this love situation. Again, pile number 2, your love life causes you lots of restraints. And kung ikaw ay natatakot sa mga bagay na gagawin mo, kasi andito yung susi. Kagaya ng binanggit ko kanina, the only solution is to liberate, to open the door. Okay, kung iyan yung naka-close man, kung naka-stop ka man dyan, you have to cut this anchor para maka-move forward ka pa. And you have to trust, my loves. Trust the process because it is part of your destiny. Maaaring natatakot ka right now, hindi mo pa kayang pakawalay taong to, pero yung taong to, kumbaga, tanggap eh, kung ano may magiging decision mo. Tanggap niya. They are open to compromise. Sige. This decision, if ever, my loves. Yes. If ever man na meron kang gustong pag-decision na, my loves, kung yung taong to is hindi mag-agree, kumbaga, i-communicate mo to. Try mo tong i-communicate. And I also feel na hindi siya mag-agree. Hindi siya mag-a-agree. They are open to compromise, but I think na, sige, for the sake of this love situation, but dito kasi sa energy na to, kumbaga, it's up to you. Kasi kumbaga, hindi, yung kung ano may i-communicate mo sa kanila, hindi nila yun tatanggapin. Maybe, sabihin natin, like for example, meron kang ipinropose sa kanila na gusto nyong mangyari about your love situation. But, they are open to compromise. Just reach out, just communicate that to them. Pero may tendency na hindi ka pag-agrihan nung taong to. Okay, message from your angels. Ayun, there's something better. There's something better. Gaya ng sinabi ko, you deserve love, my loves. Yung pile na to pala is medyo, yan. Yung energy na to is focus about sa freedom and liberation. If your love life or love situation not giving you freedom, it's time for them to let them go. It's time for you to let them go. Kasi nga, pwedeng mag-cause yun ng lots of restraints sa'yo. Lots of, sabihin natin, kumbaga eh, lots of restraints sa'yo and lots of, pwede ding delays. Kasi your spirits wants you to move forward. Kung hindi ka matutulungan ng love situation na to move forward, you deserve something better. There's something better. Kagaya din ng galing na mismo sa person mo, you have so many choices. There's something better. If they are not agreeing with you, my loves, yung love life mo or itong person na to, just trust the process.
spirits wants you to know there's something better. If hindi nila kayang ibigay yon, if hindi ka nila masusuportahan, if hindi nila kayang ibalik sa'yo yung pagmamahal na deserve mo, if hindi ka nila kayang bigyan ng love na deserve mo, always remember, you deserve love, you are lovable. If hindi nila yung kaya, the spirits wants you to know there's something better and just look for a sign. Look for a sign, my loves. Kasi, kumbaga, kagaya ng sinabi ko, kung hindi mo nagre-receive yung mga bagay na deserve mo from this love situation, hindi ito yun. There's something better. Kasi, hindi mo deserve yung ganitong klase ng love kung ikaw ay nahihirapan. Hindi mo yun deserve. Again, you are destined to liberate. That is one solution. That is one solution, the key for this. Just look for a sign. Kung sabihin natin na kung ano man yung something better na yun, may, just look for a sign. I also feel na you are, kung halimbawa gumawa ka ng isang decision, my loves, your angels are guiding you. Tingnan nyo, kumbaga ginaguide ka nila kung saan kang patutungo. Okay? Just look for a sign, focus, my loves. But ito, kumbaga yung focus ng energy nito is to liberate. Kung hindi ka masusuportahan, kung hindi ka makaka-receive ng deserve mo na love, liberate yourself. Okay? Your love life, this love situation must give you liberation. Kung hindi ka nila kaya, kung hindi nila kaya ibigay yon, there's something better. Look for a sign, and isa sa mga sign na yon is yung supportive partner. Yung bibigyan ka ng kalayaan na gawin yung gusto mong gawin, yung bibigyan ka ng reciprocation when it comes to love. Yung kumbaga, tutulungan kang mag-move forward kung ano man yung situation mo sa buhay right now. That is one of the signs. Just look for those signs, my loves. Okay? And that's all for this reading. I am giving you and sending you lots of love and light. See you in my next one.